Kamusta mga bata? Muli mag-aaral tayo sa values o kabutihang asal. Aaralin natin ako ay sumusunod sa mga babala at paalala. Ano nga ba mga bata ang ibig sabihin ng babala at paalala? Ito ay isang impormasyon upang mapalayo ang sakuna o pinsala na maaring maidulot ng isang bagay o pangyayari. Kadalasan, ito ay makikita sa mga lugar na ipinatatayong gusali, kung ang sahig, puok o pasyalan ay basa, o kung marami nang nangyaring aksidente sa isang daan. Ano nga bang kahalagahan ng babala o paalala? Mahalaga ang babala at paalala sapagkat ito ay tumutulong para sa kaligtasan ng mga tao sa panganib o mga sakuna. Napapanatili din ang kaayusan at kalinisan sa isang lugar sa tulong ng mga babala at paalala. Sa pamamagitan nito, tinuturuan din tayo nito sa pagsunod sa batas. Upang maiwasan ang aksidente, kailangan mga bata makilala natin ang mga babala at paalala sa ating paligid. Mga bata, mayroon akong babasahin na maikling kwento. Ito ay tungkol sa maaring mangyari kapag hindi sinusunod ang mga babala at paalala. Ang pamagat na aking babasahing kwento, heto na ang baha. Araw ng Linggo, nang si Abby ay tumutulong sa kanyang nanay sa pagwawalis ng kanilang bakuran. Winalis nila ang napakaraming nakakalat na tuyong dahon. Nagmula ang mga ito sa kanilang punong bayabas. Pagkatapos magwalis, binuhat ni Abby ang lalagyan ng naipong kalat. Itatapon niya ang mga kalat sa malaking basurahan sa tabi ng ilog. Pagdating ni Abby sa basurahan, ay nabigla siya sa kanyang nakita. Iba't ibang kalat at basura ang itinapon sa ilog. Ang babalang huwag magtapon ng basura sa ilog ay natumba na. Itinayo ito ni Abby. Naisip niya na mahalagang makita ng mga tao ang babala. Noong sumunod na araw, dumating ang isang bagyo. Magdamag na bumuhos ang malakas na ulan. Inanunsyo sa radyo na walang pasok sa mga paaralan. Maraming lugar ang binaha. Kasama na rito ang barangay ni na Abby. Ang mga kapitbahay nila na nakatira malapit sa ilog ay pinalikas muna. Dinala sila sa mga evacuation center. Mga bata, ayon sa napanood at napakinggan ninyong kwento, napakahalaga na sumunod tayo sa mga babala at paalala. Mahalagang isagawa mo ang mga tungkulin para sa iyong pamayanan dahil ang mga ito ay para rin sa iyong ikabubuti. Lalaki kang maayos, may respeto at may pagmamahal sa iyong bayan. Narito mga bata ang ilang mga halimbawa at ibig sabihin ng babala at paalala. Unahin natin mga bata ang mga ilaw pang trapiko at mga ibig sabihin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pulang ilaw? Ito ang senyales na dapat nang huminto ang mga sasakyan para makatawid ang kabilang dadaang sasakyan o tao dito. Maaring tumawid sa pedestrian lane ang mga tao kapag nakailaw ang pulang ilaw pang trapiko. Ang pangalawa naman ay ang birding ilaw. Ito naman ay ang senyales na maaaring patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan.
kung walang nakaharang sa daan. Ang mga pedestrians ay kailangan huminto sa kanilang pwesto kapag nakita ang birding ilaw pang trapiko. At ang pangatlo naman, ang kulay dilaw. Ito ay senyales ng paghahanda sapagkat malapit nang sumindi ang ilaw na pula. Ang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng pagkakataong mahinto ng maayos ang isang sasakyan. At para naman sa mga babala at paalala na makikita natin sa pamayanan. Una, ito ay isang babala o paalala na bawal magkalat. Kaya mga bata, yung mga kalat at basura, itapon natin sa tamang tapunan. Maging responsable tayo sa pagtatapon ng ating basura. Ano ang dapat nating gawin? Magtapon sa tamang basurahan. Pangalawa, ito ay isang babala o paalala na bawal pitasin ang mga bulaklak. Pangatlo, ito ay pedestrian lane. Napaalala na dito ang tamang tawiran ng mga tao. Ano ang mangyayari kung ikaw ay hindi tumatawid sa tamang tawiran? Maaaring ikaw ay madisgrasya at iwan ng nakadisgrasya. Ano ang dapat nating gawin? Tumawid sa tamang tawiran o pedestrian lane. Pang-apat, ito ay babala na makakatulong upang maiwasan ng mga tao ang aksidente sa mga hagdan at pasilyo ng paaralan. Ito ay isang babala o paalala na dapat nang ilagay sa laboratorio ang maraming bagay na nakakalason. Kapag naman nakakita tayo ng ganitong babala o paalala, ito ay nakakalason. Ito ay isang palatandaan din upang makita natin ang palikuran o comfort room. Ito ay isang babala o paalala na dapat umuwi sa tamang oras na may edad 18 pababa. Ano ang mangyayari kung hindi ka umuwi sa tamang oras? Ang mga bata ay maaaring mahuli ng pulis at dalhin sa barangay. Ano ang dapat gawin? Umuwi sa tamang oras upang hindi mapahamak. Ito ay isang babala o paalala na no smoking o bawal manigarilyo. Kapag nasa jeep, maaaring makasama sa kalusugan ng katabi. Kaya mga bata, mahalaga na malaman natin ang mga babala at paalala. At sa ating pagsasanay, gawin ang pahina 40, 41, 42, 43 at 44.